What's up everybody? Welcome back again to my YouTube channel. Alright, on today's video guys, random ano lang to video na check ko lang to dun sa mga comments before and parang natakpan siya. So, i-react natin siya ngayon. This is SB19 being humble and professional moment. Ang may gawa nito, fanboy updates. Fanboy updates. So, before we go on to this one, syempre hindi mawala ang ating shout out. Medyo mahaba to guys, so stay kayo dyan. Shout out kay Miss Random. Ayan. Hopefully, makauwi na sa Pinas. 3 years na. Ayan. Taga Bicol siya. Hello. Ayan. Dito daw, nasa Saudi daw siya ngayon. Hello sa mga taga Saudi. Then, si Alia and Sophia. Ermi and Gito. Rosaline Witticombe. Correct me kung mali yung pagkakapronounce ko. Unicorn Green. Angelita Garcia. Angelita Garcia. Unicorn Green. Pinapa, ano niya. Meron siyang request dito pero i-check natin yan later. Tapos si Lia, meron din tong SB19 episode 5 and 6. Ayan, sige, i-check natin yan guys. Si May I, Ann, Esther Lee, Dalia Claveria, Sheila Marie Echanes, Ella J, Drama Guru, Filipina Solano, Laarni Ona, Julina Villaverde. Ganda na name. Main Berite, Christine Besas, Mari Chris Manacho, Enral DB, AVVY24, Monica Gabriel. Guys, kung meron kayo mga name sa YouTube nyo na ilagay nyo yung real name nyo para ma-shoutout natin na maayos, okay? Shane Texon, Josie Sequeña, Cecil Alunan, hello? Angela Saucelo, and yeah, hanggang dun muna. Mahaba, no? Pero okay lang yan. So, let's start with the video. Fanboy update. Tignan mo yung mata ko. Wow, ang lakas. May mga copyrights dito. Palitan natin yung music. Mayroon na mag-lock ulit. Number one. Receive a lot of comments from your fans that you guys are really talented compared to other Filipino boy groups, right? What do you think is the difference between Filipino boy groups and you guys? But we couldn't say that we are really better than them because we respect them as well. I mean, actually, we look up to many artists in the Philippines as well. So we don't want to consider us as better group, but all of us. Napansin niyo kapag iba kausap ni Library yung accent ng unique style of how it would appeal to people. Galing. Ganun din ako minsan eh pag iba kausap ko iba. Accent na lumalabas sa akin. Oh. What happened? Ay. Oh, nalaglag yung microphone. Okay, Diyos. Are you? Ah, ito yung love girls. Yung iba dito hindi consider as being humble as professionalism. Ito yung pagiging alert nila. Iba kasing meaning ng professionalism eh. You know? Dun sa love goes na yun. Kaline. Ayan, wait. Hindi mo na kailangan ng kahit anong pampasarap o kahit anong seasoning mix pa. Dahil ang tunay na sarap,
ay sa labi ko lang malakas. Boyabunda yun, no? You know what I found? Something that explains everything. Oh. Isa lang yung gumagana. Ayun, dalawa na. Just enough right to stand on toward an alcohol. Dahil lang tunay na sarap, ay sa labi ko lang malayas. Flashback. Ang problema dun. Anong guys, ako lang ako si Josh Karen sa ako. Batang bata. 80 years old. Hindi mo na kailangan na bumili ng magic sarap ko kahit anong seasoning mix. Dahil lang tunay na sarap, ay sa labi ko malayas. End of flashback. Okay. Flashback lang pala. Parang inopen lang ni ni Boya Bunda yung ano na yun. Uy, natanggal yung ayan o. Alert sila. But let's do it again, boys. Because I want to meet you. Natanggal yun. Bakit still? Seth June and Justin. Alert na alert eh. Yun! Yan ang professional. The show must go on. Madalas mangyari yan. Ako nga nahampas ng paa eh. Pag bakan spring ng kasama ko. Talsik ako eh. Diretso pa rin ako. Sana nabali yung daliri ko sa paa. Ah, bali talaga. Pag ganun ko, pag ikot ko, yung daliri ko hindi sumama. Nag-stress siyang ganun. Naramdaman ko siya masakit pero tinapos ko yung ano, sayaw. Adrenaline yung gumana. Sakit na hanggang ngayon, masakit pa rin ito, yung daliri ko dito. Paano nyo hinahandle yung kasikatan nyo ngayon? May lumaki na ba yung ulo? Same pa rin ba? May mga ganun. Honestly po, personally po, hindi ko po feel na sikat. Yan ang pagiging humble. Humble talaga sila. Ever since. Kasi kung hindi sila humble, hindi yan makikipag-collab sa ibang ano eh. Pinofocus. Ngayon nga po. Saka pansin mo naman sa dami ng fan base nila. Sa lakas ng fan base nila. Sa dami ng fans. Pero nakarecognize kayo. Yes, po. Tapos minsan po, like may kita namin sa TV sa train. Uy, kami yan. No. That's true. Kita naman sa mukha nila eh. Sa MRT, diba? Para silang, commercial. 3, 2, 1, and. Alright, tuloy natin. Ano, sinasabi ko. Kitang-kita naman sa mukha nila guys na napaka-humble nila. Ngayon pala, kapag nasasalita ako tapos nagtanong ako na hindi ko narinig. May mga nagbabas kasi sa akin na salita daw ako ng salita. Hindi ko talaga maiwasan. Pasensya na kayo guys ha. Pag minsan sobrang ano ko. Sabihin nyo lang sa akin. Pero huwag naman masyadong rush. Masyadong garapal na ganun talaga ako. Hindi ako makapagpigil na mag-comment. Pero ayoko rin kasing i-stop minsan eh. Pag in-stop ko kasi parang nawawala yung momentum. Anyway, tapusin natin tong commercial nila. Parang ano yung SB19, parang Keanu Reeves. Sumasakay pa rin ng ano, MTR, ng train station, tapos nakikipag-communicate sa fans. Sa matipid din sila eh. Tama lang sa kanila. Oh! Uy, nangyayari yun. Oh! Bakit gano'n nalagyan niya ng tawa? Are you dumb? Uy! Sakit nun! Ay, tumulo yun ang tawa ko. Kumalsik. Sorry. May kukwento ako sa inyo guys. Tap ko lang. Alam niyo ba dati, sobrang ano, kasi nag-gymnastic ako. Nung high school, bago ako pumasok ng Gymnastic Association ng Philippines, mag-training doon, meron akong ginagawa na i-flip na ganyan. Tapos magtitwist ako, tapos may magtiflip sa akin, tapos magpo-front ako. Single lang noon eh, hindi pa uso yung double ngayon eh. Dati. Pag flip kong ganun, pag ganun ko, ano na pala to, pader. Ganto na lang oh, ganyan na lang. Nahampas na yung mukha ko. Hinataka ko nung kasamahan ko, nung nag-flip sa akin, nataka ko. Ang tanga noon, di sinabi sa akin na pag flip kong ganun.
Father na pala yung ano. Anyway, nakwento ko lang. Kasi napansin ko si ano eh, si Kenyon, 'di ba? So tuloy tayo. Alis ng ano. Madulas pa. Yan, professional tuloy. Ah, ito yung ito yata yung katapilok si ano. Gusto kong panoorin pala 'yon. Ayun oh, dito inakay na siya dito, 'di ba? Ay, nasakit na. Stop. I'm gonna fuck you. Ayun oh, kinalabas na siya ni Tatang Robin. That's okay. Kanta ka na lang sa gilid. Nag-alala na yung mga kasama niya, oh. Kasi alam nila, dancer kasi sila eh. Alam nila kung gano'ng kasakit yun eh. Guys, sobrang sakit niyan. Matapilok. Wait, stop ko lang. Once na nag-perform ka, tapos natapilok ka, normally, gumagana dyan yung ano eh, tinatawag nilang adrenaline rush. Pero kapag naramdaman mo yung sakit, that means sobrang sakit na yun. Ibig sabihin na oh, yung adrenaline rush mo hindi na kinakaya yung sakit nung paa na natapilok sa iyo or nabali or kung ano man kasi nakakaano yan pag tinuloy mo yan lalong maano yan. Ano ba yung tawag dito lalala. Kaya grabe oh, professional pa. Gusto niya pa ring ituloy oh. Nangyari sa akin yan eh. Buti hininto ni Tatang Robin ano. Kasi kung hindi, kita niyo nangyari sa akin no. Mag-iisang taon mahigit na tinuloy ko pa rin. Na lumala yung crack. Hindi ko siya pina-opera, hinayaan ko lang siya mag-heal, nilagyan lang pang casting na ganoon tapos nagsuot ako ng malaki sapatos. Tapos sinayaw ko na siya after 3 weeks. Dapat 3 months akong bakasyon noon eh. Alam mo na dito sa Hong Kong, no work, no pay ka, so okay lang din. So tuloy tayo dito, guys. Maga. Sejun is the leader, right? So you take charge of you're in charge of handling all of the, you know, boys, keep them in line basically, I guess. Well, we always talk to each other and we do everything together. Yeah. So everyone cooperates, but yeah, I think that's just a label, but it doesn't mean anything. Yeah, that's true. Topic na to. Hindi pa po kami talaga kumikita as of now ng ano, malaki. Okay. Pero yung parang tamang lang po sa isang mamamayan, parang gano'n. Hindi po namin masasabi. Minimum. Wala po talaga. Kasi po, all of our earnings din po, syempre, hindi naman po diretso sa bursa ni namin. Kumbaga may mga pinagdadaanan naman. Tama naman. But they deserve more. I want them to really succeed, to get rich. Para ma-support nila yung family nila. Okay, boy, Jan! I will be super happy. Ganda ng boses? Magkakapela na lang dahil lahat. Sabihin niyo po kami, ah. Yung talaga wish ko sa kanila. Yumaman sila. Tatang Robin. Aside from being famous, dapat talaga grabe si Tatang Robin. Naalala nyo guys, tinatanong ko kung sino yan. Nakakalit na ako. Nakakalit na ako. Oh yeah! Oh my God! Number 5. Ilan to? Tawang-tawa ako sa mga salitaan ni Josh eh. Minsan, magpapaisip ako, sikat ba talaga to? Para tropa lang. Hindi, as much as possible, I want you guys to be comfortable with me. Kasi, katulad nyo, tao lang din ang upo ako. Hindi ko naman kailangan, di ba, baka someone else. I mean, especially kay ano, kay Josh. Gusto kong mahanap niya yung face of mind niya. You are kasi para nakikita ko sa kanya behind that eyes. Middle class, low class, high class. Still may something nagbabother sa kanya. So,
Tama ba yung term bother? Ay, tapos na. Ayun. End stop natin yan, guys. Grabe to, grabe. Ah, napansin ko lang yung iba dun. Hindi ko masabing yung humble part, yes. Yung pagiging professional moment nila. Marami pa eh. Mas marami pa eh. Hindi lang siguro napapansin ng ibang tao kasi hindi naman ganun kabukal yung SB19 eh. Kagaya nga nung, again, ikukwento ko. Nalaman ko lang yung story doon kay Chad na tinawagan lang sila about sa Dubai nga. On the spot na yun. Tapos sa lumipad sila kaagad. Walang sabi-sabi yun. Doon na lang nalaman kaagad na mag-guess ang SB19 sa Dubai. Kaya siguro nagkaroon ng abire yung ano doon, microphone or I don't know. So yun guys, hope you enjoy the video. Ah, one more thing before tayo magpaalam. Kanina tumabog ako sa barkada ko about dun sa ano sa kasi nabalitaan niya na meron na tayong reaction video kasi normally ang channel ko is about dance and dance tutorial. So nasabi ko nga sa kanya na nag-react ako sa SB19 and he was really excited. Do nag-English pa ako. Excited siya. Sabi niya na, "Uy, grabe yan, sobrang galing ng SB19." And yung sa tenga ko parang alam mo may konting kilig na, "Uy, tama yung ni-react ko na group, tama yung group na in-idolize ko." So, yun lang, na-share ko lang sa inyo kanina kaya sobrang happy ako. Dapat mag-react ako nang maaga eh. Kaya lang hindi ko alam. Siguro tamad lang tayo. So, basta guys, see you tomorrow. Okay? Meron tayong isa pang video na hindi pa nare-react na madalas na kino-comment sa atin. I-check nyo lang yan tomorrow. Okay? God bless everybody and yeah, bye-bye.